Meron pong isang kwento tungkol sa Africa kung saan po may mga dumating na mga misyonero na gustong ibahagi sa kanila yung kanilang mga pananampalataya. At yung tribo ng Afrikano na to, para malaman talaga kung sino ba ang nagsasabi ng totoo, hinuli nila yung tatlong pinuno para matesting kaninong Diyos nga ba ang totoo. Tatlo po yung misyonero na yon. Yung isa ay Hindu, Hinduism. Yung isa naman ay Buddhist, Buddhism. Yung isa naman, siyempre may Katoliko. Tapos, ang pagsubok na binigay sa kanila, kailangan nilang tawagin yung kanilang Diyos dahil sila iuhulog sa bangin. Ihulog sila sa bangin, sabi ng mga tribo, ihulog namin kayo sa bangin, tawagin niyo yung mga Diyos niyo, at kung sino ang mabuhay, siya ang mayroong totoong Diyos. Kaya nga nauna yung Hindu. Sabi niya, bigyan niyo ako ng 5 minuto, ako'y magdarasal. Tapos nung 5 minuto, siya ay nagdasal, binabanggit niya yung kanyang Diyos, ang napili niya si Vishnu, 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 Vishnu. After 5 minutes, siya na itumalon. Tumalon siya, binibigkas ang pangalan ni Vishnu. Tumalon mula sa bangin. Ayan, mataas na mataas yung bangin. Walang nangyari, siya ay bumagsak sa bangin, siya ay namatay. Kaya yung susunod, yung Buddhist, sabi niya, bigyan naman ako ng 10 minuto, ako'y magdarasal. Siyempre, bilang Buddhist, ang tinawag niya si Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. Kaya after ng 10 minutes, sabi niya, Buddha, 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 Buddha. At tumalon na yung Buddhist. Buddha, 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 Buddha. At pagdating sa gitna, bigla siyang umangat, lumutang siya. Tapos bumalik uli siya dun sa lupa, sa taas. Wow! Si Buddha, effective si Buddha. Nabuhayan to ngayong Katoliko. Nabuhayan yung misyonerong Katoliko. Sabi niya, 10 minutes yung dinasal nung Buddhist. Ako, 15 minutes. Bigyan niyo ako na 15 minutes. At sa 15 minutes, nagdasal siya ng rosaryo. 15 minutes. At pagkatapos nun, siyempre, bago siya tumalon, sinasabi niya yung pangalan ni Jesus. Sabi kung nagawa ni Buddha yan, siyempre, mas makapangyarihan si Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tumalon siya. Jesus, 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 Jesus. Ang problema, pagdating doon sa kalahati, hindi pa siya umaangat. Jesus, Jesus. Kaya nga nung pagdating, nung malapit na siya dun sa lupa, bigla na lang siya sumigaw. Buddha! Alam niyo po, sa ating buhay, may pagkaganyan tayo, hindi ba? Sinasabi natin Katoliko tayo, sinasabi natin Kristiyano tayo, pero may magkakataon po, hindi po ang tiwala natin sa Diyos. Yan po ang hamon sa atin sa Ebanghelyo. Hindi po ba? Ang mga disipulo, ang mga apostoles, kasama na nila si Jesus sa bangka. Hindi po ba? Kasama na nila sa bangka. Pero nung may dumating na bagyo, sila ikinabahan. Kabahadong kabado, takot na takot. Ginising pa nila si Jesus dahil sa kanilang takot. Isang pagpapahayag ng kawalang tiwala sa ating Panginoon. Kawalang tiwala sa ating Panginoon. At sa ating pong buhay, minsan ganyan din po tayo. Kaya ngayon po, meron nga po akong simpleng listahan na pag yung mga bagay na po na ito ay pinapaniwalaan natin o ginagawa natin, isa pong malinaw na indikasyon na hindi buo ang tiwala natin sa ating Diyos. Simpleng listahan lang. Una po, naniniwala po ba tayo sa astrology o sa horoscope? Yan, mas alam natin yung horoscope. Horoscope. Naniniwala po ba tayo sa horoscope? Pag naniniwala po tayo sa horoscope, isang indikasyon po yan na tayo ay hindi buo ang tiwala natin sa Diyos. Kasi nilalagay natin yung tiwala natin sa horoscope. Di ba po ang horoscope, parang dito yung kapalaran ko? Ano ba ang kapalaran ko ngayon? Basahin ko nga sa horoscope. Pero kung titingnan po natin saan ba galing ang horoscope po ay gawa lamang ng tao. Di ba? Mas lalo na yung sa dyaryo. Tao lang ang may gawa niyan. Bakit ilalagay mo yung tiwala dyan? Kaya mga kapatid, kung tayo naniniwala sa horoscope, isa pong malinaw na indikasyon, hindi tayo buong nagtitiwala sa ating Diyos. Pangalawa po, naniniwala po ba tayo sa feng shui? Mas lalo na sa TV natin, feng shui. Pag magpapagawa ng bahay,
Feng Shui, dapat ganito. Kasi nga po, ang Feng Shui, parang ang gusto po ng Feng Shui sabihin, dapat sa disenyo ng bahay mo, wine-welcome niya yung mga energy. Energy. At kung tayo po'y naniniwala sa Feng Shui, nagpagawa tayo ng bahay, pina-Feng Shui po natin, isang malinaw na indikasyon, wala tayong tiwala sa Diyos. Dahil ang Feng Shui po, gaya ng horoscope, gawa lang ng tao yan. Inisip lang niya yan. Di ba? Ano ang basahin niyan? Inisip lang niya yan. Tayo po bilang mga Kristiyano, kaya po tayo nagpapabless ng bahay. Dahil po gusto nating mawala ang mga evil spirit. Pangalawa, pag nagpabless po tayo ng bahay, ang gusto nating manahan sa ating bahay ay ang ating Diyos. Hindi po kung anumang good spirit yan. Spirito ng bato, spirito ng halaman. Kaya po tayo nagpapabless, tinatanggal natin yung evil spirit, at ang gusto nating manahan sa ating bahay ay ang presensya ng Diyos. Ngayon din po, sa ating pong buhay, meron po ba tayong mga lucky charms? Makikita po natin yan, mas lalo na sa mga tindahan, hindi ba? Lucky charms. Minsan po may mga bracelet, mas lalo na yung maliliit na figurine. Mga pusa, yung pusa na gumaganyan, mga lucky charms. Kung ano-ano mang imahen. At kung titingnan po natin gaya po ng Feng Shui, galing po sa kulturang Incik yan, hindi po ba? Hindi po yan Kristiyano. At higit sa lahat, yung mga bagay na yan ay gawin ng mga tao yan. Ang mahirap lang kasi pag napaniwala tayo. Huwag po tayo magpapaloko. Mas magtiwala po tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Isa pa po, ito masyadong may pagka-Pilipino. Pamahiin. Siyempre, very Pinoy yan. Pamahiin. Marami po tayong pamahiin. Bawal magpa-picture pag tatlo. Ano pa ba mga pamahiin? Bawal maligo pag Biyernes Santo. Mas lalo na po pag burol. Hindi po ba burol kapag merong patay? Bakit ba natin ginagawa yung mga pamahiin? Kasi ayaw nating mapahamak. Karaniwan, ganyan po ang dahilan, di ba? Huwag mong gagawin ito. Pag may burol, huwag kang maglilinis ng bahay. Kaya po ako'y taga Bulacan, may pagkakataon po nung ako'y sa Kristan pa, napupunta po kami sa isang bahay na may burol, napakadumi. Pero ba, ano ba, saan ba galing yan? Gaya nung mga una nating binanggit, gawa lang ng tao yan. Pero bakit ba yan sinusunod? Kasi nga ayaw mapahamak. Pero para sa ating po mga Kristiyano, mga Katoliko, naniniwala sa ating Panginoon, ang mas kailangan po natin gawin ay panalangin. Kung ayaw po nating mapahamak, ang dapat nating ginagawa ay ang pananalangin. Hindi po pagsunod sa mga pamahiin. Mas lalo na po yung mga ibang pamahiin, di mo maintindihan kung ano ba gustong palabasin. Wala sa hulog. Hindi po ba? Wala sa hulog. Pero sinusunod natin dahil ayaw nating mapahamak. Ito po ay isang malinaw na indikasyon na hindi buo ang tiwala natin sa ating Diyos. Kaya yung mga nabanggit po natin ito, kung meron po tayong pinaniniwalaan sa mga ito sa ating buhay, kung sa ating bahay meron tayong mga figurine, meron tayong mga sinusuot na lucky charm, tanggalin na po natin. Para isang malino na patunay na mas gusto natin magtiwala kay Jesus, magtiwala sa ating Diyos. Kasi gaya nga ng sinabi dito sa ating ebanghelyo, pati yung dagat, yung hangin, sumusunod sa ating Panginoon. Eh syempre naman, siya ang ating Diyos. Siya ang ating Diyos. Kaya suriin po natin ating sarili. Suriin po natin ating mga bahay. Kung meron man po tayo mga ganitong bagay, tanggalin na po natin at mag-sorry tayo sa ating Panginoon. Lord, sorry. Dahil nagtiwala ako sa mga bagay na gawa ng tao, ako ay naloko. Tatanggalin ko ng mga bagay na ito dahil mas kailangan magtiwala ako sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan. Meron pa pong mga pangalawang set na mga bagay na talagang mas lalo po nating dapat iwasan. Mas lalo nating dapat iwasan.
Ito po yung mga bagay na o mga tao na gumagamit ng black magic o yung mga masasamang elemento. Halimbawa po yung mga anting-anting o agimat. Mas lalo na po dito po sa ating basilika, di po ba meron tayong blessing area doon sa car blessing. Paminsan-minsan po, meron po nagpapabless ng mga anting-anting agimat. Kaya po pinagsasabihan po namin, hindi dapat yan pinibless. Ang totoo po niyan, hindi dapat yan maging bahagi ng ating buhay. Mga anting-anting, agimat, kulam, gayuma, mga faith healers, mga albularyo, mga manghuhula, dapat po hindi lang sa hindi natin sila pinaniniwalaan, dapat po talagang tinatanggal po natin to sa ating buhay. Sapagkat kung makakausap po kayong mga exorcist, ito po yung nagtatanggal ng mga sinasapian, hindi po ba? Isa po sa tinetrace nila pag mayroong isang sinapian, sa pamilya nyo ba mayroong nagpa-practice ng pagka-albularyo? Mayroon ba kayong mga anting-anting? Nagpa-practice ba? Saka mag-anak nyo ba? Sa mga ninuno nyo? Mayroon bang mga manguhula? Mayroon bang mangkukulam? Kasi po yung mga bagay na ito, kung mayroon man silang kapangyarihan, ang tanongin nyo, saan galing yung kapangyarihan nila? Hindi po ba? Kung yung mga bagay na yan, mayroong mga kapangyarihan, saan galing? Isa pong sinisigurado ko sa inyo, hindi yan galing sa Diyos. At mas malamang po, ang kapangyarihan, kung may kapangyarihan man yung mga bagay na yan, kung may kapangyarihan yung mga taong yan, galing po yan sa kalaban. Kaya po sinasabi ng exorcist, kapag po sa ating pamilya may mga ganyan, sa ating mga ninuno, meron parang wini-welcome po natin ang masasamang espiritu sa ating buhay. Kaya ito po yung mga bagay nating dapat tanggalin. Dahil nga po sa ating pananampalataya, kaya nga tayo nagbe-blessing. Bakit ba tayo nagbe-blessing? Ang wini-welcome natin ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating mga sasakyan. Presensya ng Diyos. Yun po ang gusto nating manahan sa mga bagay-bagay, mga bagay na pinapabanal po natin. Kaya mga kapatid, sana po yung mga bagay na ito, ito po talaga yung dapat nating tanggalin sa ating buhay. At dahil po ngayon ay June, at meron po kasi mga lumabas sa feeds ko sa Facebook, nakita ko, meron po tayong tatlong bagay na kailangang iwasan na idadagdag ko po ngayon. Hindi ko po alam kung nakita nyo. Kagabi ko nga lang po nakita. Hindi po ba ngayon meron mga nagdidiwang ng Pride Month? Yung may rainbow flag, ewan ko lang po kung na-encounter niyo yan, pero po sa aking Facebook, meron po akong nakita mga ganyan. Kaya ngayon po, ipapaliwanag po natin, karagdagan lamang. Bakit ba ang isang Kristiyano, bakit ba ang isang Katoliko, hindi dapat mag-celebrate ng Pride Month? Narinig niyo na po yan, hindi po ba? Pride Month. Dahil nga po ang pride ay associated sa unang kasalanan. Ang pride, ang unang kasalanan. At yan po ay kasalanang hindi nagawa ng tao. Ang pride po ay kasalanang nagawa ng mga anghel. Si Lucifer at yung kanyang mga alagad na anghel. Pride. Dahil sa pride, ayaw na nalang sumamba sa Diyos. Dahil sa pride, nagkaroon po tayo ng mga demonyo. Hindi po ba? Yung mga sumuway sa Diyos nung matalo na ni Archangel Michael, tinapon po sila sa impyerno. Ang pride, ang unang kasalanan, kasalanan hindi ginawa ng tao, kundi ginawa ng mga anghel. At yung mga anghel na yon, sila yung naging demonyo. Kaya po pag sineselebrate natin yung Pride Month, parang pinagdidiwang pa natin yung pagkakaroon natin ng demonyo. Hindi po ba? Pride Month, celebrate mo yung Pride Month. Ayan nga yung kasalanang ginawa ng mga unang anghel. Kaya tayo mayroong mga demonyo ngayon dahil sa pride. Yan po ang dahilan kung bakit hindi natin sineselebrate ang Pride Month.
Pangalawa po, isang patunay dyan, dahil tayo may mga cellphone naman ngayon, meron tayong mga data, meron tayong internet, i-Google lang po natin, pagsunod-sunurin natin, type nyo, Pride Month, Rainbow Flag, Satanism, Demon Satanism. Idikit nyo po yan, tapos search. At makikita niyo po ang katotohanan. Dahil po itong organisasyon na to, yung gumagamit, nagse-celebrate ng Pride Month, galing po yan sa abroad, hindi po ba? Posible yata, baka sa Amerika pa nang galing yan. Sine-celebrate nila ang Pride Month. Pag tinipe niyo po dyan, doon nyo makikita, this is an international organization that promotes Satanism. I-type nyo lang po yan, makikita nyo ang katotohanan. Tapos, panoorin nyo pa yung Pride Month or Pride Parade na ginagawa nila sa Amerika. Makikita nyo po doon, lahat ng kalaswaan, pumaparada, pinaparada nila ang kasalanan, pinaparada ang kalaswaan. Kaya po sa ating mga Kristiyano, mga Katoliko, hindi po dapat natin sinaselebrate ang Pride Month. Gayun din po, hindi natin dapat ginagamit ang rainbow flag. Pasensya na po, pero ito ang totoo. I-Google nyo po, Pride Month, rainbow flag, Satanism. Lagay mo pa ng sex. Yung mga kasamaan, kaugnayan ng mga ito. Because this organization is an international organization. Panoorin niyo po yung Pride March na ginagawa nila sa Amerika at makikita niyo po ang katotohanan. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo, ang hamon po talaga sa atin ay buong pagtitiwala sa ating Diyos. Hindi po ba? Buong pagtitiwala sa ating Diyos. Ako po, meron po kayo in-enumerate sa inyong tatlong bagay na hindi natin dapat kinakapitan, hindi natin dapat pinaniniwalaan. Dahil mga bagay po nito ay malinaw na indikasyon na hindi buo ang tiwala na atin sa ating Panginoon. Kaya sana po ito po sana ang ating pagnilayan, pagdasalan. Matanggal po ang mga bagay na ito dahil bilang mga anak ng Diyos. Di po ba ang mas gusto natin talaga yung kapit natin sa ating Panginoon ay buong-buo? Kaya po sa banal na misang ito, ito po ang gawin nating special intention. Panginoon, sana yung mga bagay na kinakapitan ko na hindi naman dapat ay mabitawan ko na. Sapagkat sa aking buhay, mas gusto kong magtiwala sa iyo ng buong-buo. Buong-buong pagtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na may likha ng langit at lupa.